Mahilig din ba kayo mag-travel or maghanap ng mga lugar, mga pasyalan, mga park, o na kahit mga saan, basta magagandang spot na pwede nyong puntahan at pasyalan? Tara guys, samahan nyo ako at iikot ko kayo dito sa Arroceros Park, Paris ng Metro Manila. Bago nga pala kayo pumasok guys, isasulat nyo yung mga pangalan nyo at ilan kayo. Naka-record yun para alam ng mga gwardiya kung ilan ba ang pumapasok at mga lumalabas dito. Pagpasok ko nga, agad na bumungad sa akin yung malaking mga nakasulat na yun at hindi ko alam kung ano ang tawag doon. At nang nandito na nga ako sa loob ng park, nagulat ako at namangha ako sa lugar at puro puno talaga ang makikita nyo. Kakaiba siyang park guys kasi puro puno, puro mga halaman lang yun nandito. Lalo na ako na-amaze ng mga dinadaanan ko at nakita ko yung kalsada nito na para bang puzzle. Para kasi siyang puzzle na alam mo yun na walang katapusan ng dinadaanan ko. Pakiwari ko nga nawawalan na ako at nalilito na ako sa aking mga dinadaanan dahil hindi ko lang makita yung aking mga kasama. At kung itatanong nyo naman kung magkaano ang entrance fee, wala pong entrance fee dito. Basta mayroon lang silang cut-off na hanggang 4:30. Masasuggest ko sa inyo, pwede kayong pumunta dito anytime basta hindi pa 4:30 makakapasok pa kayo. Pagdating namin dito, mga 4 PM na, kaya 30 minutes na lang ang pwede namin itagal sa loob. Kaya siguro wala na masyadong mga tao at tahimik na. Pero tahimik lang din naman siguro dito kasi nga napansin ko, meron pa naman mangilan-ngilan na mga nakatambay dito pero hindi talaga maingay at pinagbabawal siguro. Nakita ko rin itong fountain na nakapatay na dahil nga siguro malapit na magsirado sila. Sayang nga at hindi namin naabutan yan pero okay lang kasi importante nakapasyal kami at nakapasok dahil medyo maaga pa naman. Kung ang hanap mo naman ay kung gusto mo lang mapag-isa at tahimik na lugar dito ka na, ito yung hagdanan nila at inakit ko guys na parang maraming tumatambay dito pero tahimik lang sila. Ang iba dito nag-aaral, ang iba naman dito wala lang, tambay lang sila, kwentuhan. Pero alam nyo ba ang napakasarap tumambay dito dahil nga tahimik lang at makakapag-isip-isip ka na kung anong gusto mong isipin dito ka lang. Charot. Nagtataka nga ako kung anong purpose nila dito sa pinakamahabang hagdanan na to. Marami din kasi mga nakaupo dito at marami din dito mga nagsiselfie, marami nagtitiktok at may mga sumasayaw. Pero guys, nung pumunta ako at tumakit ako dito, tinaiming ko na wala ng tao kasi medyo nahihiya din ako. May mga nakita nga rin ako dito na nakatambay at agad naman ako pumunta at sinilip ko. Yung pala, mayroon din dito mga alaga silang mga koy. Ang lalaki nila pero nga lang, hindi mo pwede picturean at hindi ka pwede gumamit ng flash kasi bawal daw. Tapos nga ako doon sa mga koy, agad naman ako pumunta dito, tinahanap ko na nga yung mga kasama ko dahil hindi na kami nagpangita mula nung pumasok kami dito, charot. At nang pinuntahan ko nga ang dulo nito, dito mo pala makikita yung kadugtong ng River Pasig ba yun? Hindi ko alam ha, ito yung daanan dito guys, di ba ang lawak? So agad naman ako na umakit dito sa hagdanan dahil nakita ko nga rin na parang may tubig ilog. So ayan, dito pala yung nakikita namin na tuwing dumadaan kami dito sa tulay na to. Ito pala yung maraming mga nakatambay dito. So kaso nga lang guys, hindi mo magugustuhan yung amoy ng tubig kasi medyo may amoy na siya. Pero anyway, kung gusto mo lang naman din ang picture, selfie, dito ka na. So titiisin mo lang talaga yung amoy na medyo amoy kanal. Charot lang. So pero guys, ang ganda talaga ng ambience dito kung hindi lang talaga mabaho, mas masarap tumambay dito. Yun nga lang talaga, hanggang 4:30 lang talaga ang pwede mong itagal dito dahil nga magsisirado na yung park. Yung kita-kita ko yun. Thank you.
Hindi rin kami nakatagal, guys, dahil nga medyo may amoy nga yung tubig at nag-aya na rin ako na sabi ko umuwi na tayo dahil yung guard nga nakita ko na at nagsasaway na siya. Ang iba kasi pinapaalabas na niya dahil magsisirado na daw. So, ayan, nandumaan kami dito. Sobrang luwag pala nitong park na to kasi hindi ko pa ka talaga naiikot ang kabuuan ng park na to. So, ayan, guys, hanggang dito na lang itong aking vlog. At kung gusto niyo pumunta dito, guys, malapit lang to sa Manila Zoo or sa municipality ng Metro Manila, makikita nyo agad to. Hanapin nyo lang sa Google Map nyo or sa Waze, ilagay nyo lang yung Arroceros Park Forest. So, makikita nyo na agad to. So, guys, kung nagustuhan nyo itong aking mga video, huwag nyo kalimutan mag-follow and mag-like na rin. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi and God bless you all. Bye! Madagdag ko lang, guys, pag naglabas pala kayo, hindi na kayo doon sa entrance na labas, dito na kayo sa exit. So, super luwag talaga niya kasi dito sa labas meron pwedeng magkape. Ayan, may mga table nga dyan at pwede pa kayo mag-ikot-ikot dito. At dito nga makikita nyo may fountain sila sa labas. So, dito na lang kami nag-picture-picture. And then, ayun, as umuwi na rin kami, guys. So, yun lang. Nag-picture siya. Kain, picture mo nga.